Pansin-pansin nagawa ang pagbabahagi ng payout para sa mga benepisyaryo ng Department of Labor and Employment, tulong panghanap buhay para sa ating mga disadvantaged or displaced workers program o DOLE tupad na ginanap sa Quezon Convention Center, lunsod ng Lucena nitong araw ng Lunes, 18 ng Oktubre. Kung kaya tinataya namang nasa 455 ang mga kabilang sa nasabing programa na mula sa lunsod ng Lucena na silang pumasok ng 10 araw para gawin ang kanilang mga trabaho mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dinalohan naman ni Governor Danilo E. Suarez, 2nd District Congressman David J.J. Suarez, Alona Party List Representative Ana Villarasa Suarez, Lucena Youth Ambassador Kuya Mark Alcala, former Board Member Attorney Bong Talabong, former PCSO Director Betty Nantes, at DOLE Quezon Provincial Director Edwin Hernandez ang nasabing aktibidad. Sa naging pananalita ni Provincial Director Edwin Hernandez, kaniyang ibinahagi ang mga programang kaloob sa ating mga kalalawigan sa inisyatibo ng kanilang tanggapan katuwang ang pamahalaang panlalawigan. So kaya po, nag-iikot kami, pinapaliwanag namin kung magkano ang inyong tatanggapin. So ang tatanggapin po ninyo sa 10 araw ay... Hindi alam. 4,000! 4,000 pesos po. Wala pong bawas yun, ha? Sa mensahe ni na Congressman Suarez at Alona Party List Representative Ana Villarasa Suarez, kanilang ibinahagi ang mga programang patuloy na tinutugunan para sa ating mga kalalawigan at bawat pamilyang Quezonian. Ang layunin ng Alona Party List ay itaas ang antas ng pamumuhay ng pamilyang Quezonian, ng pamilyang Pilipino. Kung kaya't nakita nyo kanina, ang focus po ng Alona Party List ay para magbigay ng trabaho at ibang livelihood programs. Ako po ang nag-defend ng budget ng DOLE nung nakaraang taon. Kung bakit po merong tupad ay dahil po si Congressman J.J. Suarez ang nag-defend ng tupad program nung nakaraang budget hearing. At this year, si Congressman J.J. Suarez po ang nag-defend ulit ng DOLE tupad for next year. At madadagdagan po by 20 billion pesos ang tupad project fund nationwide. Kabilang na dito ang pangakong ospital sa lungsod na Lucena na ipinagagawa na para sa mga Lucenahin. So darating ang panahon, Lucena City, ito pong nakikita ninyo, itinatayo na po natin yan ngayon sa Mayaw Parada. Madadagdagan po natin ang mga ospital dito sa Lucena City. Habang sa ibinahagi naman ni Governor Suarez, ang mga serbisyo at tulong na patuloy na ipinagkakaloob ng pamahalang panlalawigan sa kabila ng kakulangan ng budget dahil sa pagsailalim ng probinsya sa reenacted budget. Noong pong early 2019, sa sangguniang panlalawigan, ay 8 po ang aking kakampi. 5 po ang aking kakontra. Kaya lahat po na gusto ng gobernador, nagagawa ko para sa inyo. Pagsasakahan, pangingista, sa inyong kalusugan, lahat po nagagawa ko. Ay bigla pong nabago ang takbo. Ngayon po ay siyam na ang aking kalaban at ang natira po sa akin ay 4. Kaya hirap po ako na maihatid ang tulong ng probinsya. Sapagkat lahat na pera ko kailangan pong aprubahan ng sangguniang lalawigan. Samantala, tuloy naman ang serbisyong Suarez na handog sa ating mga kalalawigan sa kabila ng pandemya ang ating nararanasan dulot ng COVID-19. Arn Inelo, Kapitolyo, para sa Tao.